Hello po mga guys. Nandito tayo ngayon sa aking room, sa bed ko. Bed sheets. O paano ko palitan ng beddings ko? O paano? Kasi ganito rin ang ginagawa ko sa work ko. Nagbe-beddings. Kasi ang work ko ngayon, dati, kasi quarantine, wala nga pala. Yun nga, naglilinis ng mga B&B, bed and breakfast, nagbe-beddings. Linis. Pero dati, bago itong trabaho kong ito, dati nag-receptionist ako. Receptionist ako sa isang one-star hotel. Eh, tapos, yung trabaho kong dati yun, nawala na kasi nagsara na yung hotel. So, nakahanap ako ng ibang trabaho. Maganda na sana doon reserve. Ngayon, yun, tagalinis na ng, ano, ng mga apartment. So, samahan niyo akong papa... Hindi ko yung ilaw. Parang, no, wala naman, no. Madilip, yeah. Yun. Para at least, may idea kayo sa mga iba pang, sa mga ibang hindi masyadong, walang idea na kung paano mag, beddings ng, lalo na, pagka yung, malamig yung comforter, nilamig comforter, hindi yung simple lang na ano. Ganito rin. Kahit sa pagkatrabaho ka dito sa bahay-bahay ng mga Italiano, ganito rin yung pagbe-bedding. So, tuturo ko sa inyo. So, tanggalin ko muna si Teddy Bear. Guys, oh, laki ni Teddy ko. Tingnan niyo, ang dami. Tingnan niyo si Teddy ko. Ang laki niya. Hello ka sa kanila. Hello, guys. Ilagay ko muna siya dito. Paano? At least para dun sa mga ibang hindi pala alam kung paano ito yung kumot comforter. So ito muna. Kasi sa mga hotels tsaka kahit saan laging dalawa. Ito lang isa ang pinapagtan, pero yung isang nasa ilalim pa ito. Gaya nito, hindi masyado pinapalitan dahil ano siya yung pinaka every siguro mga kung weekly ka nagpapalit ng halimbawa dun sa amo sa bahay ng tirabawan, halimbawa sa mga bahay na Italiano ganyan,
kung minsan 2 weeks o 1 month, ganun. Yung pinaka ano ha, yung pinaka ilalim. Tapos guys, yan. Ito yung bed ko. Yan siya. Tingnan niyo. Ganyan siya. So, ang ito hindi dahil bagong palit pa lang. Usually, hindi siya masyadong pinapalitan yun sa babang baba. Ay sa pinakailalim. So, yan. Ito, hindi siya. Then, ito, yung pangalawa. Pag sa bahay ng mga Italiano, every week nagpapalit. Ako, kung may time ganyan, weekly, kung minsan, every 2 weeks. Pero sa mga hotels, araw-araw. Ayan. Doon sa trabaho ko, araw-araw. So, bale, itong pinaka-ilalim, hindi siya madalang lang yan. Suli, ganyan talaga yan. So, yan. Yan, guys. Ganyan. Pag napunta kayo dito or sa mga ibang bansa, at least, may idea kayo. Yan. Yan na siya. So, nakikita niyo ba? Yan na. Yan siya, guys. And then, yung comforter, ito. Ito, medyo, pag bago pa pala, mahirap talaga. Kasi, malaki. Malapan. Saan na? Sa ilalim, meron siyang dahil parang ganyan, ganyan. Sa ilalim, yan. Lalapit ko. Sa ilalim, meron siyang buttons. Yung iba, wala. Yung basta may butas siya. Yan. Yan, so, yan siya. May butas doon na. Bago kukunin siya ngayon. Hilahin lang. Lamigin ako kaya gusto ko meron pang ganyan. Usually yung iba, hindi na sila gumagamit ng pimone. Pimone, ang tawag pala dito. Dito, pimone ang tawag. Hindi sa kumot. Sa atin yata, comforter. Na makapal siya. Eh, lamigin ako kaya gusto ko meron pa. Sarap-sarap kasi itong magkumot. Mainit.
Tsaka malambot, masarap. Yun. 1, 2, 3. Ito siya. Ito yung lalagyan niya. Cover niya. Ito rin yung butas niya sa ilalim. Una ay narapat nung ganyan. Yung kumot. Itong pimone. And then hanapin nyo yung sa kung saan yung may butas na malaki. Katulad nito, may zipper. Yung isa kanina, buttons. Ito, zipper. Yan. Ako, ginagawa ko itong butas na ano, doon sa pababa sa may paanan. Yung iba, pwede rin dito sa side na paganyan. Depende kung anong prepare ninyo. Pero ako, mas prepare ko yung paganyan. Yung butas na sa paanan. Tapos, ilatan nyo muna ganyan. Yan. Kunin nyo yung sa edge, yung sa dulo ng left, sa dulo ng right. Yan. Pag-umpisa, nahirap. Kasi lapad-lapad. Unahin nyo yung dito, sa dulo. Papunta ron sa pataas. De, hawakan nyo dito sa dulo. Tapos, ganyan. Ito. E di ngayon, nasa dulo na. Hilain nyo. Baba. And then, ilalagay ko rito para hindi siya makakawala. Tapos yung another dun sa dulo dun. Ito. Kunin nyo rin yung sa dulo dun. Di, pag-anon. Asa na? Yun. Ito. So, ngayon, pag sa parehong nasa dulo na, no? Ganyan. Ganyan lang. Yan. O, yun na. Yeah. Ganyan lang. Tapos, ayusin lang na ganyan. Tapos yun, dito na naman sa dulo niya na dulo sa taas, dulo sa baba. Parang ganyan-ganyan nyo. Tapos ganyan din dito. Ganun lang kadali. Tapos ayos ina. Yan o. Ganyan din. O, diba? Tingnan nyo. Diba? Simple lang, mabilis lang, madali lang ang pagka nasanay na kayo. Araw-araw na rin yung ginagawa, o weekly na, o matagal na.
Madali na lang siya. Yung sipon, hindi ko pa nasisipon. Yan. Yung dito sa baba, basa kahit yung iyon na lang dahil dun sa ilalim yung bed, no, itutupi pa naman na gano'n. Siguro next month, hindi ko nagagamitin to yung normal na lang na kumot. Yung maninipis kasi malapit na mag-summer dito, mainit na yan. So, dito, hindi na kailangan. Tatago na naman. Next year ulit. Ganyan lang guys yung beddings. Tingnan nyo, ayos na. Nakita nyo doon sa salamin pala eh. Ayun o. Tapos ito ang mga pillow. Huli. Diba, bago lahat ang mga gamit ko kasi gusto ko bago lahat kasi bago. Meron pa siyang isa pero hindi ko na pinapalitan para ganyan siya, oh. Bago rin, bago. Ayan, oh, diba guys? Pero ito, hindi ko na siya pinapalitan. Parang pinaka-ano niya. Animalistic naman ngayon. So, yun. Ganun lang ang ginagawa ko sa, work ko. Yung bago kong work ngayon. Sayang nga yung dati. Yung nag-reception. Yes, ako sa hotel. Eh, kasi nagsanado na. At least yung experience ko. May na-experience ko, di ba? Kina-experience lang sa akin. Siguro lang yung panahon. Nagkadhana. Yan. So, yun lang guys. Ganyan lang. Ang pagpawa pa. Ang pagpawa.
Gustuhan nyo. Kita nyo ang ganda. Malinis na. Masarap na ang matulog niyan. Bago ng... Yan. Yan siya. Sarap matulog niyan, no? Oh, di ba? Ang bed ko. Masarap tulugan. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po. Please subscribe. Bye-bye.